So, balitang balita sa radyong sira, nanalo ngayon ang Team USA kontra dito sa Team Iran sa kanilang ikalawang game. Si Damian Lillard ay umiscore ng 21 points at lahat ng puntos niya ay galing sa 3-point area. Susundan ito ni Devin Booker na nakapagtala ng 16 points. Si Kevin Durant naman ay umiscore ng nasa 10 points. Sa group din na yun ay maglalaban ang Czech Republic at ang France. Ngayon, ayon sa format ng basketball tournament ng Olympics, ang first at second place ng kada group ay papasok sa next round. Kasama din doon ang dalawang best third place na team. Ang next game kasi ng Team USA ay mangyayari sa July 31, kalaban ng Czech Republic. So, must win yun kapag nanalo pa doon ang Czech Republic kontra dito sa France. So, yan ang aabangan natin. Balik naman tayo sa usapang NBA ulit. Ang isa sa maingay na point guard ngayon sa free agency ay itong si Spencer Dinwiddie na di umano gustong bumalik ng Los Angeles area. Pero ang question kasi doon, meron bang LA teams ang makaka-afford sa kanya? Dahil ang asking price nitong si Dinwiddie ay nasa report na $25 million per year. Galing yun sa $12 million na kanyang player option. Ang pinaka-best season kasi nitong si Spencer Dinwiddie ay noong 2020 na meron siyang 20 points, 4 rebounds at 6 assists per game. Na kung yun sana ang kanyang average bago siya nagkaroon ng injury, sa malamang patusin pa ng mga teams yan. Dahil ayon sa mga report, masyado malaki yun dahil nga kakagaling pa lang niya sa injury. Ang isa pang balita dyan ay nagkaroon ng discussion di umano para sa sign and trade si Lonzo papunta sa Indiana Pacers. So sa takbo kasi ng team ng Indiana, mukhang maganda yun kung mapupunta doon si Lonzo dahil maraming NBA players ang nag-improve talaga ng malaki dito sa Indiana. Hindi lang maipaliwanag kung bakit. So andyan nga yung mga pangalan ni Oladipo, Domantas Sabonis, TJ Warren at marami pang iba. So rumors pa lang yan at hanggat wala pa sa free agency ay hindi pa sigurado dahil marami mga teams ang posibleng magbigay pa ng offer dito nga kay Lonzo. Tulad na din dito kay DeMar DeRozan na lumalabas nga ngayon na Clippers at Knicks ang tatarget pa sa kanya dahil nga open siyang lumipat. Si Victor Oladipo naman ay merong injury na inaasahan na magkakaroon ng kakaibang free agency na wala pang ang report tungkol sa Miami Heat kung i-retain ba siya or hindi. Dahil nagamit pa nga ng Miami ang ilang asset nila para makuha lang siya. Ang report kasi dito kay Oladipo ay posibleng hindi agad siya makalaro next season at sa ngayon wala pang binibigay na update kung kailan talaga siya makakabalik sa basketball activity. Pero ang isa sa lumabas na balita ay Dallas ang isa sa merong interest dito kay Oladipo dahil pwede siyang opera na mababang kontrata. Dahil yun sa sinasabing risk ni Oladipo na nagkakaroon na nga ng injury, pero yung risk na yun ay pwede magkaroon ng malaking reward. Kung hindi nagkaroon ng injury ito si Victor Oladipo, ang pwedeng i-offer sa kanya ng Miami Heat or ng other teams ay nasa at least $25 million to $30 million. Pero dahil nga nagkaroon siya ng injury, ang pwede maging senaryo ngayon ay offeran siya ng mababang kontrata. At Dallas ang isa sa lumalabas na report noon. So dahil naman papalapit na ang free agency, ay padami ng padami ang mga rumors na lumalabas ngayon. At maaalin na lang dyan yung magkatotoo dahil 30 teams naman yan. Ang isang lumabas pa dyan ay welcome di umano si Brandon Ingram na matrade papunta sa Miami Heat. Ayon yan sa report. So inintay ko rin kung merong magkakaroon na response sa ibang mga insider kung totoo ba yon or papatulan ba ng Miami ang naibalita na yon. Dahil si Ingram last season ay merong nasa 23 points, 4 rebounds at 4 assists per game. At meron pa siyang nasa $29 to $36 million na kontrata na tatakbo pa ng 4 na taon. Ang pinagmulan kasi ng rumors na yan ay dahil dito kay Zion Williamson na focus talaga ng Pelicans. Dahil ang lumalabas na balita ay aalis si Zion dahil hindi daw siya masaya sa team. Pati pamilya ni Zion ay gusto na rin siyang umalis sa New Orleans, so kahit rumors pa lang yan ay masasabing ma-afford ng Miami Heat si Ingram dahil merong dalawang players nila ang naka-club option. Ang problema lang doon, tatlong araw na lang ay wala pang nilalabas na report kung inaccept ba or dinecline ng Miami Heat yung kina Iguodala at Dragic. Ang tanong lang dyan, kung sakaling patulan ng Miami Heat ang rumors na yon, sino kaya ang pwedeng ipalit dito kay Brandon Ingram na nakasama na nga sa All-Star at medyo mataas na yung kanyang player value. So yan ang aabangan natin kung makakagawa nga ba ng magic itong si Pat Riley kahit yung pangalan ng team nila ay Miami Heat. So time!